Sa sumunod na araw ay sinadya ko na si Hannah sa bahay nila. Kabado ko pero kailangan ko nang tapusin ang meron sa amin. Desidido na ako na gusto ko na rin mag-out kami ni Kate sa publiko para hindi na kami nagtatago kung magkita. Babe, what a pleasant surprise. What brings you here? Masayang bunga ni Hannah nang mapagbuksan ako ng gate nila. Akmang hahalik ito sa akin nang iiwas ko ang mukha ko na ikinatigil nito. Hannah, hindi ako nagpunta dito para dalawin ka. Namutla itong napalunok. Come in, babe. Pag-anyaya pa rin naman ito. Kabado man ay pilit akong ngumiti at pumasok ng mansyon nila. Para akong tinatayuan ng balahibo nang makapasok sa magara nilang sala. Kung totoo siya, mas malaki at marangya naman ang mansyon nila Kate dito. Dahil hindi naman ganoon katanyag ang pamilya Hidalgo sa larangan ng business. Have a seat, babe. Pag-akay nitong inilangan ko. Hindi ako magtatagal, Hannah. Nandito ako para formal na makipaghiwalay sa'yo. Diretso ang saad ko na ikinalunok nito at namutla. Kita ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. I'm sorry. Akala ko kasi hindi nababalik si Kate. At hindi mo naman ako binigyan ng pagkakataon na isa tinig ang nararamdaman ko. Kung gusto ko ba maging girlfriend o mapangasawa ka. Naipit ako sa sitwasyon na bigla mo nalang dinala ang mga magulang mo sa mansyon kaya wala na ako nagawa ng mapunta ang usapan sa kasalan. Tumulo ang mga luha nitong nag-iwas ng tingin. Do you really love her that much? Mahinang tanong nito. Kusang sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi ko na napatango-tango. Yeah, I love her so much, Hannah. And I can't afford to lose her again. This time, I'll be braver than before. Hindi ko na siya muli pagtatabuyan. Pagtatapat ko. Mapait itong napangiti at iling. Go on, Charles. Pero hindi ko maipapangakong magiging masaya ko para sa inyong dalawa, ni Kate. Napipilan ako dahil kita ang pagkabalot ng galit sa mga mata nito na biglang nalilisik. You can leave now. Walang emosyon saan nito na tinalukuran na ako at pumanhik ng kanilang hagdanan. Palabas na ako ng sala nila nang mapalingon sa pamilyar na mukha sa kanilang napakalaking family picture na nakasabit sa wall dito sa kanilang sala. Napalunok ako at parang binuhusan ng malamig na tubig nang mamukhaan ito. Auntie Catherine? Tulala ako nagmamaneho pabalik ng mansyon. Kabado ako at hindi mawala-wala sa isip ang nakita kong family picture nila Hannah kasama ang ina ni Lance. Magkatabi silang nakaupo ng ina ni Hannah habang kandong nito ang batang babae at nasa likuran nila ng katayo ang ama ni Hannah. Para akong wala sa sariling katinuan na pumasok ng kwarto. Hindi ako mapakali lalo na sari-saring emosyon ang nararamdaman ko. Naku-curious ako kung anong ugnayan ng ina ni Lance kina Hannah. Magkamag-anak kaya sila? Pero bakit casual lang naman silang mag-usap sa tuwing magpapang-abot sila? Kinabukasan, tinanghali na akong nagising. Nakatulugan ko na nga ang kakaisip sa kung anong ugnayan ni Auntie Kat sa pamilya ni Hannah. Matapos kong naligo, itumuloy na ako ng opisina. Pagpasok ko ng office, natigilan ako nang makita si Lance na nakaupo sa swivel chair ko, na printing nakaupo habang binabasa ang mga files na nakalapag sa center table ko. Ano ginagawa mo dito? Kunot noong tanong ko. Napaangat ito ng tingin at nalilisik ang mga matang tumitig sa akin pero hindi ako nagpasindak at matapang na nakipagsukatan ng titig dito. Pabalang siyang tumayo at tinabik ang mga folders sa lamesa kaya't nagkalat ang mga ito sa sahig. Mabilis niya ako sinunggaban at kinuwelyuhan. Nang makabawi-bawi ako ay gumanta rin ako at kinuwelyuhan itong ipinalit na isinandal sa gilid ng center table ko. Galit na galit ang mga nalilisik nitong mga mata na animoy handang pumatay anumang oras. Binalaan na kita. Layuan mo si Kate dahil akin siya. Akin lang siya. Muli yung nito na nagpapanting ang panga. Napangisa ako at hinigpitan ng pagkakakwelyo dito na ikinatigil nito. Sanay naman akong pakitang tao lang ang pagbabait-baitan nito sa akin sa publiko, lalo na sa harapan ni Daddy kaya good shot at mabuting anak ang tingin ni Daddy dito. Talaga? Paano siya naging sayo? Sige nga. Akala mo ba hindi ko alam na hindi kanya binalikan dahil una sa lahat, ako. Ako ang binalikan niya. Ako ang mahal niya at ako lang ang mamahalin niya.
Palabang bulyaw ko dito na namutla at natulala kaya sinamantala kong pabalya itong tinabik na na-out of balance at napasubsob sa sahig. Agad siyang tumayo at inundayan ako ng suntok na naiilagan ko. Panay ang pakawala nito ng suntok na nagaglaiting gigil na gulpihin ako. Hanggang sa ako naman ang bumelo at sinalubong ito ng kamao ko at nasapol sa panga. Natigilan ako ng para siyang kandilang unti-unting nauupos sa harapan ko at nawala ng malay. Napalunok ako at nilukob ng kaba kaya agad akong kumunekta sa aking cordless phone at tumawag sa security control room. Ilang sandali lang ay dumating ang ilang bodyguards ko at dinala palabas ng opisina ang walang malay na si Lance. Palakad-lakad akong hinihintay ang tawag ng isa sa tao ko para i-update ang kalagayan ni Lance. Kabado ako at hindi malaman ang gagawin. Paniguradong sasabunin ako ni Daddy lalo na tunay na anak ang turing nito kay Lance at mas malapit pa nga silang dalawa kaysa sa akin na sariling anak nito. Natauhan ako nang bumukas ang pinto at bumungad sa harap ko ang babaeng may napakaamang muka. Malungkot itong umiti at agad akong niyakap. Napasubsob ako sa kanyang leeg at tahimik na umiyak. Kahit paano'y niibsan ang bigat sa dibdib ko na ngayon nakakulong ako sa bisig nito. Hinayaan lang naman ako nito umiyak na parang batang nagsusumbong sa ina habang marahang tinatapik ang balikat ko. What happened, son? Galit na galit ang daddy mo nang tinawag sa kanya na isinugod sa ospital si Lance dahil sa'yo. Mahinahong saad ni mommy. Napalabi akong napailing-iling na nakayaka pa rin dito. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto at iniluwal noon sa daddy na may madilim na anyo. Namumula ang mga mukha nito at nagpapanting ang panga na halatang nagpipigil ng galit. Agad kami naghiwalay ni mommy nang humakbang sa daddy at pabalibag na isinara ang pinto na halos magiba na iyon. Muli akong nilukob ng kakaibang takot at kaba sa nakikitang dilim sa oras nito. Honey, huminahon ka. Makinig muna tayo sa anak mo. Kilala ko ang anak natin, hindi ko siya pinalaki basta gulero. Agad na depensa ni mommy at pumagit na sa amin ni daddy na napakatalim ng mga matang nakatutok sa akin. Kung nakamamatay lang ang uri ng ginagawa nitong tingin ay kanina pa ako bumulagta. Leave us alone, Shala. Mag-uusap lang kami. Motoridad nitong saad. Umiling si mommy at tumawak sa braso nito na nagsusumamong tumitig dito. Sige na mommy, lumabas ka muna. Pilit akong umiti dito at tumango na nagpapahiwatig na okay lang ako. Naluluha itong umiti at lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto ay bigla akong sinapak ni daddy sa panga. Hindi ko napaghandaan na biglaan niyang pagsugod at muli akong sinapak. Napakuyom ako ng kamao dahil hindi ko siya kayang suntukin. Mahal na mahal ko si daddy kaya hinayaan ko lang itong ilabas ang galit. Anong klase kang anak ha? Akala ko kung mabibihisan kita at ititira sa mansyon, mawawala ng pagka-squatter mo. Pero ano? Maati mo talagang pagtangkaan ang buhay ng kinakapatid mo para saan ha? Para sa mana? Pero na lang ba ang mahalaga sa iyo ha, Charles? Sunod-sunod na bulyaw nito na nag-aapoy ang mga mata sa sobrang galit. Nagningit-ngit ang mga ngipin nito habang mahigpit na nakahawak sa kwelyo ng polo ko at marahas na isinandal sa pader. Marina ko napapikit at napadaing sa isip ng tumama ang likod ko sa pader. Naluha ako at pilit na pinatatag ang sarili at boses ko. Matapang kong sinalubong ang mga mata nito na nanlilisit pa rin sa akin. Hindi ko hiniling na ibigay niyo sa akin na lahat ng tinatamasa ko ngayon, daddy. Dahil tungkulin niyo yun bilang ama ko. Lumaki ako na sanay sa pagbabanat buto. Nagawa kong pag-aralin ang sarili sa sarili kong sikap. Kaya kong kumita ng pera nang wala ang tulong niyo kung yan ang inaalala niyo. Huwag niyo naman po kong husgahan dahil lang lumaki ako sa squatter area. Tumulo ang luha kong agad kong pinalis. Kung ganun, ipaliwanag mo kung bakit nakaratay niyo ng kuya mo sa ospital. Bulyaw pa rin ito. Una sa lahat, hindi ko siya kaano-ano. Sampid lang siya sa pamilya natin at panira ng buhay ko. Hindi ko na napigilang mapataas ng boses. Napatiimbagang ito pero matapang kong sinalubong ang nanlilisik nitong mga mata. Pamilya natin siya. Tunay na anak ng turing ko sa kanya. Ako nagpalaki at gumabay sa kanya simula sanggol pa lang siya. Ngayon, malinaw na sa akin kung bakit pinagtangkaan mo buhay niya. And worst, dito pa talaga sa ating kumpanya. Mataas pa rin ang boss nito, nakitang puno ng galit at pag-aalala ang mga mata. Pagkaka kong natawa na napailing habang patuloy sa pagragas sa luha ko. Yan ba sinabi niya sa inyo, Dad? Ang pinagtangkaan ko siya? Panguyam ko. Panayampahid ko sa luha kong patuloy sa pag-agos.
sumisikip na din ang aking dibdib. Sobrang nadudurog ang puso ko na mas pinaniniwalaan niya ibang tao kaysa sa akin na dugot laman niya. Natahimik ito at unti-unti lumambot ang facial expression nito. Napailing ako't mapait na napangiti habang matiim na nakatitig dito. Lumamlam ang mga mata nitong napapalunok na dahan-dahang niluwagan ng pagkakakwelyo sa akin na nag-iwas ng tingin. Kahit minsan lang dat, kahit minsan lang paniwalaan mo naman ako. Piliin mo ko sa amin dalawa. Hindi mo man ako nagabayan pero maayos akong pinalaki nila Tatay Sandro. Pakinggan mo rin naman ako, Dad. Huwag mong kalimutang ako ang nag-iisang anak mo. Dugot laman mo ang nananalaytay sa pagkatao ko at hindi ko kasalanan kung lumaki ako sa squatter. Hindi ko na napigilang maglabas ng hinanakit ko. Nung unawaan ko namang mas malapit sila sa kanya dahil mula pa late ay ito ang kasakasama na niya. Habang ako ay nagsisimula pa lang kaming nagkakakilanlan pero tama bang husgahan niya agad ako at paniwalaan ang sumbong ng lance na iyon kaysa sa akin? Na hindi pa nga niya nalalaman ang side ko pero heto at hinusgahan agad niya ako. Napayo ko itong napabuntong hininga at malungkot ang mga matang tumitig sa luha ang mga mata ko. Tinapi ko ito sa balikat na matiim na nakatitig dito. Maging fair ka naman, Dad. Anak mo ko. Saan ko bago nagpahid ng luha at lumabas na opisina? Mapait ako na pangiti habang panayang agos ng luha ko. Napakabigat ng loob kung ako na sarili niyang anak ay hindi niya magawang paniwalaan pero kung ang Lance na iyon ang nagsalita ay walang pagdadalawang isip niyang pinaniniwalaan. Napabalikwas ako ng bangon nang madaling araw na pero may nagdo-doorbell sa labas ng unit ko. Napapasabunot na lamang ako ng ulo sa pagkabiti ng tulog ko. Muntik pa ako matiiso dahil nakapikit akong naglalakad sa hapdi ng mga mata ko na antok na antok pa. Sinilip ko ito sa peephole at biglang nagising ang inaantok kong diwa nang masilip sa labas ang baby ko na nakayuko. Kagad kong pinagbuksan ito na may malapad na ngiti sa mga labi at umungad sa akin si Charles na lasing na lasing. Napalis ang ngiti ko at parang kinurot ang puso ko na makitang napakakulimlim ng mga mata nito at halos hindi na makatayo na maayos dala ng kalasingan. Napapilig ako ng ulo dahil si Charles ang uri ng taong hindi basta-basta umiinom, lalo na ang maglasing. Mapupungay na ang mga namamaga nitong mata at pulang-pula na rin ang itsura. Agad kong niluwagan ng pinto at inalalayan itong makapasok. Baby. Basag ang namamaos nitong boses na agad na nag-alpasan ng masaganang luha. Shh! I'm here, baby. You can lean on me. Naluluhang saad ko na mahigpit itong niyakap. Tuluyang tumulo ang luha ko ng mapahagulhulit at nakasubsob sa balikat ko na mahigpit akong niyakap. Naninikip ang dibdib ko na napakuyom ng kamao. Malalagot sa akin ang sino man ang may kagagawan nito. Hindi ko hahayaan ang sino man na paiikin ang baby ko. Todo ingat nga ako na ni ultimo lamok ay hindi ko pinadadapuan tapos sasaktan lang nila. Hindi pwede. Hindi ako papayag na naaagrabyado ang baby ko. Makakapatay ako, I swear. What happened, baby? Nag-aalala ang tanong ko nang tumahan na itong napabitaw sa akin. Lalo tuloy na mugto ang mga mata nito at namumula na ang muka, dala ng pag-iyak at kalasingan. Napailing itong napalabi. Napahaplos ito sa pisngi ko at parang matutunaw ang puso ko nang mapatitig ito sa mga nangungusap niyang mga mata. Walang pasabing inangkin ito mga labi kong isinandal sa pader na ikinangiti ko at napayapos sa batok nito. Marugdob ko ding tulugo ng mga labi nito. Ibang-ibang uri ng ginagawad nitong napaka-agresibo at mapaghanap. Nalalasahan ko pa ang pinaghalong mint at alak sa mga labi nito na ikinalalasing ko. Baby, wait. What's happening, hmm? Bakit lasing ang baby ko? Awat ko dahil kinakapos na ako ng hangin sa tagal ng halika namin na halos ikapugto na ng hininga ko. Hindi ako makatugon sa pagkawag nito ngayon. Si Daddy. Mahinang saad nito na ikinakunot-no ko at inakay na ito ng sala. Inalalayan ko itong makaupo ng sofa at matamang tinitigan sa mga matang na puno na naman ng lungkot. Bakit, baby? Tell me. Napailing ito't napahilamos ng mga palad sa muka.
Ngayon ko lang napasadahan ang itsura nitong gusot-gusot ang polo nitong nakalihis ang manggas hanggang siko. Maging korbata nito'y wala sa ayos na gusot-gusot na rin. Kahit nga ang buhok nito'y parang dinaanan ng hipo-hipo sa sobrang gulo. Nag-away kami dahil kay Lance. Natigilan ako't napalunok. Muling tumulo ang luha nito't agad kong pinahid. Hindi ko siya kayang nakikitang nasasaktan dahil higit ako nasasaktan na makita itong umiiyak. Parang kutsilyong tumatarak sa puso ko bawat patak ng luha nito. Nag-away kasi kami ni Lance kaninang umaga sa opisina. I swear baby, siya ang nauna. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Napuruhan ko siya at nasapak sa panga kaya na knockout ito at nila sa ospital. Dan yun, kung ano-ano nang pinagsasabi kay daddy. Naniwala si daddy sa kanya kasi siya daw ang nagpalaki kay Lance. Mapait itong napangiti na napailing kasabay ng pagtulo ng luha nitong agad kong pinahid. Masakit lang, Kate. Alam mo yun? Ako na sarili niyang anak, hindi niya malang pinakinggan at agad na hinusgahan. Pero sa Lance na hindi naman niya kadugo, ay agad niyang pinaniwalaan ang kasinungalingan nito. Umiiling na saad nito. Nag-ngit-ngit ang mga ngipin ko sa kwento nito. Kahit hindi ko tanungin ay alam kong dahil sa akin kaya nag-away ang mga ito. Hinaplos ko ito sa ulo na ikinaangat ng mukha nito mula pagkakayo ko. Pilit itong umiti ngunit hindi abot sa mga mata nitong kulay abo. Palipasin mo na muna ang daddy mo, Charles. Malalaman din naman niya totoo. Huwag mo nang damdamin ang pag-aaway niyo. Tumatango-tango itong napahinga ng malalim. Yeah, thanks baby. Pakaramdam ko'y may tahanan ako sa piling mo. Napangiti ako na patikop ng bibig at pigil ang sariling napairit. Tahanan mo naman kasi talaga ako, baby. May bahay. Soon, ika nga. Kaya, pwede ba? Mag-homebase ka na sa akin? Maawa ka naman. Tigang na tigang na ang sunflower ko sa'yo. Kailan mo ba ako didiligan, ha? Huh? Paglalambing kong napapakagat labi at malagkit itong tinititigan. Napabungis-gis na itong nangingislap ang mga mata na muling nabuhayan. Sili, puro kahalayan nasa isip mo, baby. Mabuti na lang ako lang nilalandi mo. Natatawang saad nito na pinisil ang tungki ng ilong ko. Napanguso akong parang batang nagpapahalik na ikinatawat iling nito. Idol mundo ko. Anito na hinila na ako payakap at pinaghahalikan sa ulo na ikinangiti ko. Tumingala ako na napapangusong muli dito na natatawang nagsmack kiss sa mga labi ko. Inaantok na ako. Matulog na lang tayo. Huwag puro kalaswa na nasa isip mo. Anito na hinila na ako patayo. Napayakap ako sa tagaliran nito at halos silahin na papasok ng silid. Baby ha, magpahinga na tayo. Ayoko pang ika makita kaya huwag kang tukso. Babala nito na isa-isa kong binabaklas ang botones ng polo nito na napapakagat labi. Bakit? Tunutulungan nga kita para komportable kang matulog, baby. Painusenteng tanong ko at isinunod na inaanba ko ang sentro nito. Sunod-sunod ako napapalunok na kinalas ang kunsa ng pants nito at dahan-dahang hinila pababa. Kate! Pigil nito sa kamay ko kaya mahina kong nahampas sa mga kamay nito. Charles ha? Hindi na ako natutuwa sa palagang pambibitin mo. Kung makaingat ka naman ng puri mo, dinaig mo pa sa Maria Clara eh. Asik ko na ikinalunok nito. Hindi na talaga ako natutuwa. Bakit niyo ba ako tinatanggihan eh? Doon din naman ang bagsak namin. Asip naman pakakawalan ko pa siya. Baby, kasi gusto kong malinis kang iharap ko sa altar. Parang hinaplos naman ang puso ko sa katwiran nito. Ganun ba, baby? Kaya huwag ka na makulit. Darating din naman tayo dyan, baby. Tumatangu-tangon saan nito. Napakagat labi ako malagkit itong tinitigan na may pilyang ngiti sa mga labi na ikinalunok nito. Halika na nga, baby. Pahinga na tayo. Inaantok nitong saad. Hindi pa man ako nakakasagot ay dinig ko na ang mahihinang hilik nito na ikinatunghay ko. Napapailing at ngiti na lamang akong napahaplo sa gwapong mukha nito na umuliwalas ng muli na hindi tulad kanina na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Napahaplos ako sa pisngin nito at marahang pinapatakay ng mumunting halik ang buong mukha nito, lalo na sa mga labi nitong nakaawang. Malungkot ako napangiti na maalala ang sinabi nito.
Nasasaktan ako para dito sa kaisipang mas kinampihan ang daddy nito si Lance kaysa sa kanyang mismong anak. Kung ako nasa sitwasyon nito ay madudurog din ako. Kaya naman pala punong-puno na lungkot ang namumugto niyang mga mata at naglasing dahil sa bigat na dinadala sa dibdib. Mayapay gumalaw ito at pilit na iminumulat ang mga mata. Baby, namamaos ang boses na pagtawag nito. Napangiti ako ng iniangat nito ang isang braso at hinilang pinaunan sa kanyang dibdib. Back to sleep, baby. I'm here. I won't leave you. Ani ko na yumakap naman ito sa bewang ko na mariing humalik sa ulo ko. Thank you, baby. I love you so much. Inaantok nitong sagot na ikinangiti ko at mas nagsumiksik dito. You're welcome, baby. I love you more. Saglit lang at lumuwag na ang pagkakayakap nito. Dinig ko na rin ang pagbigat ng hininga nito at mahinang paghilik. Awang-awa ko sa kanya. Alam kong nasasaktan siya pero hindi ko naman pwedeng iganti siya kay Tito Frederick. Aman niya pa rin ito. Pero si Lance na yun, may araw din ang kumag na yun sa akin. Hindi ko pala lagpasin ang ginawa niyang paninira kay Charles sa ama nila. Nakikiagaw na nga siya kung tutuusin. Ano pa bang gusto niya? Balian ko ng leeg yun eh. Napabuga ko ng hangin at dahan-dahang lumabas ng silid. Nagtungo ko sa minibar nitong unit at nagbukas ng red wine na direktang tinungga sa bote nito. Pinakaayaw ko sa lahat ay ang naaagrabyado ang mga mahal ko. Kung ang mga kaibigan ko nga ay nagagawa kong kumitil ng buhay kapag nalalagay sila sa panganib, ang baby ko pa kaya? Nagpupuyos ang kalooban ko sa galit sa tuwing may nakakasakit o nang mamaliit sa kanya. Nakatalikod man o nakaharap ito, ay hindi ako magdadalawang isip manakit. May pagtanggol lang ito. Panay ang tungga kong nilalaro muna sa loob ng bibig ko ang wine na ninanam naman lasa bago nilulunok nang biglang may umapos sa tiyan ko mula sa likuran kong ikinatigil ko. Why, you haven't slept yet? Ani ko at muling tumungga. Ikaw din naman. Bakit gising ka pa't umiinom? Mahinang sagot dito. Humihit ako paharap dito at kinabig ito sa bewang. Palapit sa akin para magkapantay kami dahil nakaupo ako sa countertop nitong minibar. May iniisip lang. Ikaw nga dyan, ang wala pang tulog. Look at your eyes. You look like an owl now. Pagdadahilan ko, mahina itong natawa bago marahang humalik sa mga labi ko na kaagad kong tinugon. Napahaplos ako sa pisngi nito at pinagdikit ang aming noo. Ilang sandali din kami sa ganoong posisyon bago mariing humalik sa kanyang noo at inaya ng pabalik ng silid. Kinabukasan, pasado alas 8 na nang magising ako. Napangiti ako nang mabungaran itong nakatagilid at nakayakap sa bewang ko ang isang braso habang nakaunan ako sa isa pa niyang braso. Good morning, my baby. Bati ko at humalik sa nakaawang niyang mga labi. Ang sarap pa rin ang tulog niya at hindi malang naramdaman ang pagyakap at haliko. Umangon na ako at ginawa ang morning routine ko bago nagtungo sa kusina at pinaghanda siya ng breakfast at mushroom soup. Inihain ko ito sa mesa at tinakpan ng plastic cover at nag-iwan ng note na kumain ito at intayin ako dahil sasaglit lang ako ng opisina. Muli ko itong sinilip nang makagayak na ako at hinaplos sa kanyang pisngi. Ang gwapo mo talaga, Monterde ko. Pagkausap ko dito at mariing humalik sa mga labi nito at inayos ang comforter bago maingat na lumabas ng silid. Nangingiti ako sumakay ng elevator at halos silahin na itong pababa. Hindi pa man ako nakakaalis ng condominium ay parang gusto ko nang bumalik sa taas at magkulong na lamang sa bisig ng baby ko. Halos paliparin ko na ang kotse papuntang Del Mundo's Empire Group of Company. Marami kasi akong pipirmahan papeles doon para sa approval ng CEO. Kaliwat kanan na nga ang trabaho ko dahil lahat ng negosyo namin dito sa bansa ay ako ang namamahala. Samantalang sina mommy at daddy naman ang bahala sa mga branch namin abroad. Mabuti na lang at mapagkakatiwalaan at maaasahan ang mga shareholders namin at ang mga secretary na naka-assign sa akin. Matapos kumpirmahan lahat ng paperworks ko, ay bumaba na ako at nagtungo sa parking lot. Kaagad kong pinasibat ang kotse pabalik ng kondo. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko at gustong gusto ko na siyang makita. Pagdating ko ng aming condominium building ay agad ako sumakay ng elevator at tumuloy ng unit. Napalunok ako at nalamig nang makailang beses na ako nag-doorbell pero hindi niya binubuksan. Agad kong ini-enter ang passcode ko at natatarantang pumasok. Charles?
para akong binuhusan ng tubig sa bumungad sa akin. Nagkalat at nagkabasag-basag ang mga kagamitan sa buong sala. Nangangatog ang mga tuhod kong tinungo ang silid ko pero wala na doon si Charles. Napapasabunot ako ng buhok dahil tanging damit, wallet at cellphone lang nito ang nandito. Maya-maya pa'y nag-vibrate ang cellphone nito na nasa bedside table. Nanginginig ang kamay kong binuksan ang message at parang binuhusan ng malamig na tubig ako sa nabasa. Nanikip ang dibdib ko na makita ang sinend na picture. Duguan ng puting polo nito. Sabog-sabog ang buhok at umaagos ang dugo sa magkabilang kilay at maging sa pangibabang labi. Nakatali ito sa isang upuan at may busal sa bibig. Kitang hinang-hina ito at katatapos lang na binugbog. Don't call, hesitate to call the police. Just follow us carefully and once Charles is safe, that's the signal. You came out and killed those assholes. Is that clear? Pagbibigay alam ko, dinig ko ang halos panabay nilang lahat na sagot ng yes, young maitress. Copy body. Matapos kong mag-withdraw ng 50 billion ay pinalagay ko sa maliit ang mga ito. Pagkalabas ko palang ng bangko ay may black van na huminto sa harap ko at bumaba ang dalawang naka-black cap at face mask na lalaki. Tahimik akong sumakay dala ang pera sa sakyan ng mga ito. Ilang oras din ang binaybay namin bago kami sumuot sa isang rough road na para naming sinusuong ang kagubatan sa sobrang liblib ng paligid. Hanggang sa uminto kami sa harap ng isang lumang kubo na wala ng dingding at halos magiba na. Ni wala ibang kabahayan ang malapit dito. Kabado man ay pilit kong pinatatag ang sarili, lalo na't kapakanan ng taong pinakamamahal ko ang nakataya dito. Sunod-sunod naman dumating ang ilang nakabigbat motor at lahat sila ay kapwa naka-cup at face mask. Nagtataas ang mga talahib dito na sarap ay masukal na kagubatan. Napapabuga ako ng hangin dahil para nasasabog ang dibdib ko sa lakas ng kabog ng puso ko. Maya pa ay dumating na isang grupo ng kalalakihan kasama isang familiar na mukha ng babae. Habang hawak nito sa braso si Charles, naduguan at nakabusal pa rin. Napakuyom ako ng kamao na nagtagis ang panga na makita ang kalunos-lunos na sinapit nito. Natigilan nito na makita ako at mangiyak-ngiyak ang mga matang puno ng takot. Charles. Napakuyom ako ng kamao nang makita ang pinahirapan nila si Charles. Nagngingit-ngit ang loob ko at nangangati na ang kamay ko na mambali ng leeg sa lahat ng nanakit sa baby ko. Here's your money. Walang emosyong saad ko sa may katandaang babae na inuuso ang malamaletang pera na hiningi nito. Napangising demonyo na nagniningning ang mga matang napatingin sa mga maleta. Napapaisip lang ako kung paano itong nakalabas ng kulungan. Hindi kaya tinulungan ni Lance ang ina niya na makatakas at ginamit si Charles para makakuha ng pera sa akin? Bravo, iha! Masaglan saad nito na napapalakpak pa habang nakangisi. Nanatili lang namang emotionless ang mga mata ko na matamang na nakatitig dito. I never thought na isang matalino at matapang na batang tulad mo ay magpapakatanga sa isang lalaki. Well, ko sa bagay, nakakataka nga naman talaga ang pag-ibig. Panguiyam nito na napapahalakak ng pandemonyo. Mukha nga naman siya demonyo sa postura nitong nakasuot ng luma-lumang damit, nakitang naghihirap na. Ibang-ibang itsura sa nakasanayan ko isang sopistikadang babae mula ulo hanggang paa. Ano ba nagustuhan mo sa ampas lupang lampang ito? Anito na napalingon kay Charles na katabi nito. Sabay pinagtatapik si Charles sa pisngi. Napakuyom ako ng kamao at pinalisikan nito na lalo niyang ikinangisi. Oh, don't stare at me like that, darling. Kinikilabutan ako. Pag-iinarte nito at yumakap sa sarili na animoy, tinatayuan ang balahibo sa katawan. Let him go. Motoridad at may kadiinang saad ko habang nanlilisik pa rin akong nakatitig dito. Basimpi kong iginala ang paningin sa paligid. Nasa 20 kalalakihan ang nakapalibot sa amin at puro naka-block long sleeve ang mga ito. Naka-black cap at face mask at may nakasukbit na baril sa kanilang tagiliran. Oh no, not so fast, darling. Kilala kitang mautak na bata. Bibilangin ko muna ang pera at oras na kulang na 1 piso sa dala mo. Itutumba ko ang lalaking ito sa harap mo mismo. Pananakot pa nito na ikinangisi ko lang.
Sumainis ito sa mga tao nitong agad na inilabas sa van ang mga maleta at isa-isang binuksan sa harap nito. Napakalapad lalo ng ngiti nito at isa-isang sinuri lahat ng maleta na nagniningning ang mga mata. Napatango-tango ito at muling tumayo. Paano ako makakasigurong walang ibang nakakaalam nito? Oras na pinalaya ko na kayo. My dear darling, convince me. Hirit pa nito na naglahad ng palad sa akin.